meron po siyang follow-up question kung pwede raw. Sige. Follow-up, po. Brother Eli Soriano. Sabi mo kanina, hindi ang Iglesia Katolika, hindi si Kristo ang founder. Kung meron kong mabasa sa banal na kasulatan, sa Griego, na si Kristo ang nagtayo ng Iglesia. Sa ngayon ka, na hindi ka nagsabing totoo kung mabasa ko sa Greek New Testament? Na si Kristo ang nagtayo ng Iglesia? Hindi po ako tutulto. Naniniwala ako si Kristo ang nagtayo ng Iglesia eh. Hindi po ako tutulto. Wala naman ako sinabi, hindi ako naniniwalang si Kristo ang nagtayo eh. Si Kristo nga po ang nagtayo. Sabi niya kay Pedro, "Upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it." Huwag kayong magkamali, mga kababayan. Ito po. Para makapasok ka sa langit, ano ang gagawin mo? Yung katwiran, di ba? Yung aral. Yung aral kasi, yung katwiran, yun ang pintuan papunta sa langit eh. 118 of the book of Psalms, 19. Buksan sa akin ang mga pintuan ng katwiran. Papunta sa langit, ang pintuan, katwiran. Papunta sa impyerno, anong gates? See, the other way around, yung kasalanan. Gusto mong pumunta sa impyerno? Ang papunta sa impyerno, kasalanan. May pangako si Jesus Christ, "I will build my church, the gates of hell." Yung kasalanan, yung kasamaan, shall not prevail against it. Kaya kung ang sino man iglesia, nag-aangkin sila sa Diyos. Nag-aangkin ka sa Diyos ka, nandyan ang lasingan, nandyan ang sugal, nandyan ang pambababae, nandyan ang panlalalaki, nananaig sa'yo ang pintuan ng impyerno. The gates of hell is prevailing over your church. Pag lahat ng bisyo, lahat ng kasamaan nasa iglesia mo. Hindi yan ang totoo. Ang totoong iglesia, hindi pinananaigan ng impyerno, ng pintuan ng impyerno o ng kasalanan. Dapat ang kasalanan inihiwalay sa iglesia ang totoo. Hindi pwede yung nasa iglesia kang totoo, mamamatay tao ka, mangangalunya ka, manlalalaki ka, mambababae ka, drug addict ka, lasenggo ka, sugarul ka. Eh, hindi po totoo yun. Kaya kailangan, pag-aaralan natin yung kahulugan ng sinasabi sa Biblia. Hindi po ako tutul, kapatid. Si Kristo talaga nagtayo ng iglesia. Hindi po ako tutul doon. At ang itinayo niya, iglesia ng Diyos, yun ang binili niya ng kanyang sariling dugo. Yun po ang sagot ko doon, kapatid. Yun ang nasa Biblia kasi. Maraming salamat, Brother Eli. Salamat po.